mamshies, mga tito, mga tita, at sa mga sawi na nanonood ng mga vlogs ko. Okay, so dalawa pa lang naman yung vlogs ko. And salamat sa mga nakapanood na sa Moving On and Ghosting ko na vlog. So, right now, we're on our third vlog. Pasensya na, hindi na po ako masyadong nakapag-ayos kasi galing pa po ako sa PTA meeting. Meeting ba yun? Kino ko yung car ng kapatid ko. At okay naman, with honors. So, at ngayon nga ay nasa third vlog na tayo, which is 5 signs when someone is not into you. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. At nag-post ako sa Hugot Snap ng isang, kumbaga parang isang survey to know what are the signs ano na nakuha ng mga kahugot snap natin dyan nung sila naman yung nandun sa sitwasyon na may nakakausap sila pero he or she or that person is not into them. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, I would like to say my thank you dun sa mga patuloy na nagsusubscribe. Talaga naman halos araw-araw talaga may mga new subscribers ako at saka may mga nagko-comment. Nakakatuwa at nakakataba ng puso kasi nung mga unang weeks or sorry, nung mga unang days ko talagang nagpo-push talaga ako na uy, subscribe mo naman ako, girl. Wala kang ambag sa ano sa vlogger life ko. But right now, siguro netong one week na ako, hindi na ako masyado nag-invite, pero nagdadagdag yung subscriber ko. So, thank you so much! And also, nandito na rin lang naman kayo. Siguro pinilit din kayo ng mga kaibigan nyo na panoorin ako. So, mag-subscribe na rin kayo. And also, check me out on my personal accounts, social media accounts, on Facebook, Twitter, and on Instagram. You can search my name, Cybelimbo. And lalabas naman ako. Gusto naman ako kung Cybelimbo na S-Y-E-B-E-L-B-E-F. Hindi ko alam yung spelling ng pangalan ko. But yeah, you can search me on my personal accounts and then you can message me there if you have any questions na gusto nyo na advice. I'll try to answer those. And also, don't forget to follow Hugot Snap on Instagram and on Facebook at Hugot Snap. Thank you! Okay, so here we are on our third vlog. Ngayon, sa vlog natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay signs or 5 signs when someone is not into you or, in Tagalog, hindi ka bet o hindi ka gusto. Okay? So, 5 signs na hindi ka gusto o hindi ka bet ng isang tao. Sign number 5, when he or she has many excuses. So, napakarami niyang excuse. For example, ikaw na yung unang nag-chat, ikaw na yung unang, okay, ikaw na yung gumagawa ng mga first move. Ikaw yung nag-i-invite to go out, to eat out, have dinner or lunch. Kumbaga, para magkaroon kayo ng connection. But, that person has always an excuse for you. Kunyari ay busy ako sa school, o kaya busy ako sa work. Tapos, alam mo yon yung palagi ka namang nag-i-invite or palagi ka nag-i-initiate ng conversation between the two of you, pero palagi siyang may dahilan. So, hindi ka priority. So, sana nararamdaman mo yon. Huwag mo na ipagpilitan yung sarili mo kapag ganun yung nararamdaman mo. So, that's one sign kapag ang isang tao ay hindi ka bet o hindi ka gusto. Sign number 4. Someone is not into you if he or she doesn't exert too much effort or hindi niya nalalevel yung effort na ginagawa mo for them. For example, hinahatid mo sila, di ba? Nag-gift ka, ginagawan mo sila ng mga anong tawag doon? Yung may mga ginagawa kang favors for them, extra gestures, pero sila, hindi nila yun ginagawa for you. For example, ginigising mo sila sa umaga, kapag alam mo na may maaga silang lakad, but then, hindi naman nila ginagawa yun for you. So, hindi nila napapantayan yung effort na binibigay mo sa kanila. Another example is, for example, ikaw yung laging nag-good morning, nag-good night, di ba? So, they never do that to you. Hindi sila yung laging nag-gaganon sa'yo. Ikaw yung laging gumaganon sa kanila. Di ba? Nag-gets na ba yun? Puro ganon. Sign number 3. Someone is not into you if
he or she is not consistent. Okay, so consistency is the key also. Kapag ang isang tao ay hindi consistent sa pagpapakita niya sa iyo ng care niya, pagbibigay niya sa iyo ng time niya, ng effort niya, so maybe that guy or that girl is not really into you. Diba? Siguro marupok ka lang talaga, girl, kasi sinabihan ka lang na kain na, tinake mo na siya as, ay, nagki-care siya sa akin. Well, in fact, doon lang, kumbaga, inalok ka lang naman. Kasi tanghali, ano bang dapat ialok sa tao tuwing tanghali? Diba, girl naman? Sign number 2. He's not into you or she is not into you kapag cold replies na yung binibigay niya sa'yo. Okay, so napakasimple naman. Cold. Malamig. Okay? So, alam mo kagad yun eh, di ba? Kapag ang mga reply niya lang sa'yo, ah, okay, sige, thank you, or alright, di ba? Yung mga haha, edi wow, di ba? Yung mga ganon, mahirap nang sa conversation, para masustain mo yung isang conversation, ang hirap reply ng mga ganong, anong mga ganon na messages. So, kapag ganon na reply sa inyo, ng kausap nyo, girl, wag tatanga-tanga. Ayaw na sa'yo niyan. Or, hindi talaga siya interesado. Siguro, they're just being nice kasi nagte-text ka sa kanila or nag-chat ka. So, kumbaga, responsibility nila to reply. Diba? Ganun naman talaga. When someone texted you or messaged you as the receiver should reply. Lalo na kung question yung sinend sa'yo, diba? But if it's an information, it's okay na to reply. Pero sometimes, it's okay to have yung i-confirm mo na na-receive mo na yung message niya. Diba? Yung mga read receipts. So, diba? Kapag ang isang tao ay sobrang into you, kahit pa, okay yan, yung reply mo, masusustain nila eh. Pero what if sila naman yung hindi into you, diba? Ikaw, marireplyan mo yung okay niya or yung haha niya. But, yung sender, diba? Siya na yung nag-okay. Huwag ka natin i-push. Kung ayaw sa atin, maghanap tayo ng iba. At a number one or top sign when someone is not into you is he or she doesn't care anymore. Okay? Wala na talagang pake. Hindi na niya, wala na siyang pakialam kung hindi ka niya replyan, kung i-send zone ka na lang niya, or inbox zone ka na lang, or delivered zone, or whatsoever na mga zone niya. Diba? Wala na silang pakialam sa mararamdaman mo. Cause they're not really into you. They don't care kung ano man ang i-reply nila sa message mo. At they don't care kung itrato ka nila na parang wala lang. Nag-usap lang. Diba? Ganon yung mga tao na wala na talagang pakialam at hindi na talaga magkakaroon ng pakialam. So, if they don't care anymore and if they don't reply to your messages anymore, hindi na talaga kayo pinapansin kahit magsalubong kayo sa hallway, sa school, or sa corridor, or sa elevator, sa office, wala na eh. They don't care. They don't like you. So, accept it. Okay, so that's it. The 5 signs when someone's not into you or hindi ka gusto o hindi ka bet ng kausap mo. Tanggapin natin yun, mga day, ano, mga mamshies, mga tito, mga tita, na may makakausap talaga tayo sa buhay natin na in the first few days or weeks or whatever, feeling natin gusto tayo. Maybe because they're just really being nice to us. Kasi tayo yung nag-a-approach sa kanila eh. We do the first move. So, syempre, di ba nakakahiyang mang snub ng tao. So, what they do is, they accommodate you for a couple of days, but naglalaylo talaga yung energy nila when it comes to people na hindi naman talaga sila interesado. So, let's all be matured enough to accept that may mga taong ganun tayong makakasalamuha. And not everyone na makakausap natin ay magugustuhan tayo kasi we cannot please everyone naman eh. So, manalig ka, di ba? Mag-pray ka na yung susunod na makausap mo ay maging compatible na sa'yo, na hindi mo na kailangan mag-effort at ma-feel na nanlilimus ka ng atensyon at ng oras niya. Oh my God! Before I end this video, thank you so much for watching again. And also, don't forget to subscribe, like, and also share my videos for
your friends, baka kailangan nila ang limang sign na ito at baka naguguluhan na rin sila. So, why not share the blessing. Share the magandang balita or the good news. So, that's it. Have a happy life and stay loved, everyone!